Muli, salamat po sa lahat ng mga nakikiisa po sa atin, Luzon, Visayas, Mindanao. Our church is not just in the four corner of this building, but of course we are Luzon, Visayas, Mindanao, and even to the nations of the world. Good morning, Japan. Good morning, Hong Kong. Good morning, Malaysia. And good morning to the nations of Asia, and even there in Europe, at maging po sa Middle East at Amerika, no? Magandang gabi, magandang hating gabi, at madaling araw naman po sa ibang lugar. Ano mang oras sa inyo pong inalalagyan ngayon? Praise God, ako po'y naniniwala na ang presensya ng Diyos ay yumayakap sa inyo. You are enveloped with the presence of God. God is embracing you right now, and because of that, you have to give Him thanks, because something good, something great, something miraculous is going to happen now in your life. Hindi mo pa man hinihingi yan sa Panginoon, nangyayari na sa buhay mo. Amen? Praise God! Hallelujah! Okay, let's continue to talk about the passion. Passion means the intense desire of a person. If you have that passion, you have that intense, that very strong desire to do something. Like for example, passion for the lost, you have this intense desire in sharing the good news to the lost. Because we know na wala pong ibang magbibigay ng solusyon sa problema nila when it comes to salvation, kundi ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo dun sa krus ng Kalbaryo. So, ang ating pong pinag-usapan last time is the passion of our Lord Jesus Christ about finishing His course or finishing His mission here on earth. Na wala pong ibang pinakamahalaga sa Kanya kundi yung masunod o magawa ang kalooban ng Kanyang Ama. At praise God, wala siyang ibang bukang bibig at wala pong ibang ipinangaral kundi yung bagay na nais ng Kanyang Ama para sa Kanyang mga anak. At glory to the name of Jesus, even dun sa cross, He speak forgiveness. And even before He ascend to heaven, the very last word of Jesus Christ is, "Go ye and preach the good news." Go ye and let the whole world know this good news. Ang mabuting balita ng kaligtasan, ang mabuting balita na ginawa ni Kristo dun sa cross, ang mabuting balita na siyang tanging pag-asa ng lahat ng tao, ang mabuting balita para sa buong mundo. Hallelujah! And this is the strong desire, the very passion of our Lord Jesus Christ. Hallelujah! Praise God! In John chapter 4 verse 34, ang sabi ng ating Panginoon dito, makikita po ninyo, "My food is to do the will of Him who sent me and to finish His work." Praise God. When we say food, dito po nanggagaling yung ating pong lakas. Dito po nanggagaling yung lakas ng katawan natin. Without food, hindi po tayo magkakaroon ng kalakasan, manghihina ka. So ano ang food mo spiritually? Well, in this verse, and it was said by our Lord Jesus Christ na ang kalakasan niya, ang pagkain niya ay walang iba kundi ang gawin. Ang will, ang kagustuhan ng Kanyang Ama, the very mission of His Father. Naalala ko po ang isang 84 anyos na lalaki. Noong ako po yung nandoon sa Bible League, kumukuha po ako ng mga Bible, meron pong umakyat, no, na matanda. At ang sabi po niya ay, inaalalayan na umakyat doon sa hagdan. Hinang-hina siya. Sabi niya, "Oh, tatay." Sabi po nung taga roon, "Bakit ka pumunta dito? Ano pong kailangan ninyo? Bakit parang hingal na hingal kayo at nanghihina kayo? Ilang taon na po ba kayo?" "Ako ay 84 anyos na," sabi niya ganon. "At ako'y pumarito kasi nanghihina ako." "O hindi po hospital dito."
hindi po yun ang kailangan ko, hospital. Ang kailangan ko'y kumuha ng mga Bible at mga tracts, sabing ganon. Yung ang sagot, tsaka yung mga tracts. Ay, ano po ang kinalaman ng mga tracts na yan dun sa panghihingal ninyo at panghihina ninyo? Kasi sabi niya, kapag ako ay merong tracts na ibinabahagi at ako'y nakakapag-angsagot, nakakapag-share ng kaligtasan sa mga tao, lumalakas ako. Sabi niya, parang yun ang pagkain ko na pag ako'y nakakapag-share at meron akong napapatanggap, lumalakas ako at yun ang kailangan ko, gusto kong lumakas. Kaya ako'y kukuha ng mga tracts na yan at mga libles na yan at meron akong ipamibigay upang lumakas ako. So ibig sabihin, ang kalakasan niya ay ang magbahagi ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ano ang kalakasan ng bawat isa sa inyo? Ano ang pagkain ninyo? Okay? Di nyo nababansin kapag kayo nakain ng kain, hinihingal kayo? Pagkatapos yung kumain, tulog. Pagkatapos mapagpagkagising, kain. Okay? Pag nagutom, kain ulit. Hindi nyo nakikita, instead na lumalakas kayo, kayo'y nanghihina. Pero if you're gonna do the will of the one whom our Father in Heaven, kung ano yung pinapagawa niya sa atin, I tell you can be strong. Ang kalakasan ng mga Kristiyano ay walang iba, kundi ang mission. Ang gawin, ang mission na tinanggap niya sa ating Panginoon. And I do believe that all of us has a mission to do. Every believer has a mission to do. But this time, gusto kong ipakita sa inyo ang passion, the strong desire of Apostle Paul. And you know what's the strong desire of Apostle Paul? Here in Acts chapter 20, verse 24, our verse last Sunday, sabi niya, I consider my life worth nothing to me. Walang halaga sa akin ang aking buhay. Kahit ako ay mamatay, sa mabuhay o sa mamatay. Actually, sinabi po niya in the book of Philippians, no? Sa mamatay o sa mabuhay, siya ay maglilingkod sa Lord. At dito, binanggit niya uli sa harapan ng mga taga-Efeso. Sabagkat, siya po'y naglingkod sa lugar na yan ng 3 taon at paalis na po siya. At ito po ang kanyang binitawan. I consider my life worth nothing to me. My only aim, my only desire, my only passion, that's the meaning, is to finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Ano daw? To complete. To finish hanggang sa huling hininga niya ang task, ang mission na ibinigay sa kanya ng Panginoong Jesus. Well, this mission is not only for Apostle Paul. This mission is not only for the pastors, but this mission is for everyone who believes in Jesus. Are you a believer? So this is our passion. This is our mission. And my prayer is, lalong-lalo na sa mga kabataan, because you are in a strong stage of your life, na bago po ninyo gawin ang anumang bagay sa buhay po ninyo, ay magkaroon kayo ng strong desire. A very strong desire to do the will of our Father in Heaven. And what is that? Sabi niya, the task of testifying the good news of God's grace. Ano po ang ipapatotoo ni Pablo? The task, the mission, the passion, the strong desire to testify the good news, ang mabuting balita. And we know na ang mabuting balita ay ang biyaya ng Diyos. Ang mabuting balita ay ang ating Panginoong Hesukristo. Bakit si Kristo ang mabuting balita? Sapagkat kay Kristo matatagpuan ang kaligtasan, kay Kristo matatanggap ang kapatawaran ng kasalanan, kay Kristo magkakaroon ng kasaganaan ng buhay ng tao. Kay Kristo ang kasagutan ng lahat ng problema ng lahat ng tao. So this is the task. This is the passion of Apostle Paul.
And my prayer to everyone listening right now is we may have that strong desire to do the same, testifying the good news of God's grace. Why? Maraming mga tao nabubuhay na walang direksyon, nabubuhay, they don't know where to go. At ang pinakamalungkot po dito ay ito, maraming tao namatay na lamang, hindi nila natagpuan at hindi nila nasumpungan ang pinakamimithit, pinakananais ng Diyos para sa kanila, ang matanggap ang buhay na walang hanggan o maiugnay kay Kristo na siyang pinakaplano ng Diyos sa simula't simula pa. Alam niyo ba, before the foundation of the earth, before God created the whole world, ang plano ng Diyos, ang lahat ng tao ay maiugnay kay Kristo. Lahat ng tao ay mapapunta kay Kristo, makipag-isa kay Kristo. Bakit? Sabagat na kay Kristo ang buhay. At yan mismo ang sinabi ng ating Panginoong Jesus, I am the life. No one comes to the Father except through me. So lahat ng tao, ang nais ng Diyos, mithiin ng Diyos, ay mapalapit kay Kristo, makipag-isa kay Kristo, maiugnay kay Kristo. At para ang mga tao po ay maiugnay kay Kristo, kinakailangan ngayon may balita, may patotoo, may bahagi, may parating, may paabot sa lahat ng tao, lalong-lalo na sa inyong mga mahal sa buhay at kamag-anakan. Ang mabuting balita tungkol kay Kristo. The very prayer of Apostle Paul is that, and even Jesus Christ, is that every believer ay merong kayong maakay na kamag-anak at mahal sa buhay upang maniwala at tumanggap kay Kristo. I don't know, but the reality is this. If you are a real believer, kung ikaw ay totoong naniwala at pinaniwalaan ang tinanggap mong buhay mula kay Kristo, naniniwala ka na si Jesus lamang, wala nang iba, na siyang tanging kaligtasan at tanging buhay, at naniniwala ka na siya ang tanging solusyon ng makamandag na problema ng tao, ito din ang kasalanan. If you really believe in Jesus, and you gonna install it into your heart, wala kang ibang desire sa buong buhay mo hanggang sa huling hininga mo, kundi ang mga tao'y makarinig, makatanggap dito sa buhay na ito. Why? You know and you believe that without receiving Christ, if they die, they will be thrown into the lake of fire. They are separated from God. Well, that is our stand. Although meron pong mga churches ngayon, meron pong mga preacher ngayon, and some are so-called grace preachers, they don't believe in hell. They don't believe that there is a place of punishment. But our stand is this. We believe that there is a place of punishment. At yan nga pong dahilan kung bakit pumarito ang Panginoong Jesus. Kasi kung wala pong kaparusahan sa kasalanan, ay hindi na dapat pumarito ang Panginoong Hesukristo. Well, pumarito siya para bayaran ang kasalanan ng sangkatauhan, pero kinakailangan mong magdesisyon para tanggapin siya. At yan po ang task. Yan po ang mission ni Pablo, ang ipaabot. Sabagat ang sabi nga po ng John chapter 3 verse 36, kung kanila pong ire-reject ang kabayaran ng kanilang kasalanan, kung kanila pong ire-reject ang buhay na na kay Kristo, ang ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo, then the wrath of God remains in them. Church, there's a lot of people dying every day without Christ in their life. We must have the spirit of urgency. Urgency. Share it every day. Every day! Actually, magagawa na natin lahat ito. Halos lahat po ng mga tao ngayon merong Facebook. At lahat, halos araw-araw, nagpe-Facebook. So share God's Word. Ayaan natin na kumilos ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay ng mga tao.
when you share the word of God to them, when you share the word of Jesus, when you share the videos, okay, kahit nasaan ka, actually minsan kahit nagtatrabaho ka, isang pindot mo lang, makakarating na sa 5,000 mong friends if you have 5,000 friends in Facebook. Ito yung pinaka panahon na pinakamadaling ibahagi ang mabuting balita, at ito yung panahon na I do believe revolusyon ng pagbabahagi ng mabuting balita sa lahat ng tao, sapagkat nakahanda na ang trompeta ng mga anghel sa kalangitan para ihipan nila, dahil paparating na ang ating King of Kings and the Lord of Lords. And the Bible says, the very last sign before the coming of our Lord and before the end will come is this, the preaching of the gospel. In Matthew chapter 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached into all the world, and then the end will come. Are you excited for the coming of our Lord Jesus Christ? Or yung iba ay medyo gusto pa niyang mag-enjoy dito, kasi nga syempre ang dami pa pastor, mga virus, marami pa tayong pagkakakitaan diyan. Are you enjoying life here? Well, every one of us are enjoying, but I do much more enjoy the presence of God, and I do much more excited seeing Jesus, embracing Jesus face to face and personally. Amen. Hallelujah. Glory to God. Grabe, no? This is the task of our Lord Jesus Christ. Praise God. And then the last word of Apostle Paul is this. In 2 Timothy chapter 2, verse 1, ito po yung kanya pong ipinapaabot sa mga the last word of Apostle Paul in 2 Timothy. Ito po yung huling sulat po niya. At ipinabot po niya kay Timoteo. Sabi niya, so you, my son, be strong. Pag sinabing be strong, strengthened inwardly in the grace. Wow. In these last days, you need to be strong. And to be strong is to be strengthened inwardly. Sabagat ang tao na malakas po in the spirit, ang tao na malakas in the inside of him, he is really a strong person or strong man. And where can be strong? Saan po tayo magiging matatag? Saan magiging malakas ang isang Kristiyano sa panahon ng pandemya? Sa panahon ng taggutom? Sa panahon ng tribulation? If there's tribulation coming in, ano man pong tribulation yan o paghihirap na darating, if you are strong inwardly in the grace of God that is in Christ Jesus, then you can overcome every trials, every difficulties in life. Kaya ito po yung dapat na marinig ng lahat ng tao. At hindi po niya ngayon magiging sagabal sa kanyang buhay yung makikita niya na kakulangan, at hindi niya makikita ang kanyang sarili na kulang-kulang. Hindi niya makikita yung sarili niya na kulang-kulang siya, kundi ang makikita niya, enough siya, more than enough siya. Why? Because the God of more than enough is with him. And the God who promised that I will never leave you, I will never forsake you, is with him. And the God who says, I am the creator of the whole world, nothing is too hard for me, nothing is impossible with me, is with him. At kapag nakita mo ang lahat na ito, pinaniwalaan mo ang lahat ng ito, anuman ang nararanasan mo, anuman ang balita ng radyo, television, ang balita ng mundo, anuman ang kinakatakutan ng mundo, ikaw ay payapa at panatag, sapagkat alam mo na hindi ka kayang pabayaan ng Diyos na nagmamahal sa iyo at siyang tatay mo. At para lahat ng ito ay mapagtagumpayan mo, you need to be strong in grace. Strong in grace. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Sabi dito, that grace is the spiritual blessing, the favor of God. And that is to be found only in Christ Jesus. If you reject grace, you reject Jesus Christ.
You know why? Because grace is Christ. And grace can only be found in Christ. Ayun po mga nagsasabi na hindi puro grace, grace lang. Para mong sinabi, hindi pwedeng Jesus, Jesus lang. Hello? Sinabi na nga ng Bible, actually, from the very start, bago pa man likhain ang mundo, Christ is there and Christ is the answer. At hanggang sa pinakahuling libro ng Bible, Christ is the answer. Praise God. And you know, why we need to be strong? Because there's a lot of opposition and there's a lot of troubles in this world. Marami tayong mga pagdadaanan. Bahagi yan ng ating pagkatawag. Bahagi yan ng ating tungkulin. Okay? Pero ito po nakita ko. Ano man pong naranasan ng mga unang Kristiyano na persecution. Ano man pong naranasan ng mga unang Kristiyano na pagsubok. At ano man ang kanilang iharang sa kanilang harapan. Harangan man sila ng sibat, ng tabak, harangan man sila ng latigo, ano pa man, nobody can stop them. Harangan man sila ng kahirapan, katulad ng mga taga-Macedonia, na meron na silang dahilan para mag-backslide dahil sila'y hirap na hirap sa buhay. Pero ang mga taga-Macedonia, dahil sa biyaya ng Diyos, sila po'y galak na galak sa pagbibigay. They have the joy. Alam nyo, if you are strong in grace, you are joyful every day and excited every day. Amen. Excited to testify the goodness of God. Amen. That strong desire and passion in your heart, bringing the good news to all people, is, you know, growing excited every day. Kaya sabi ni Pablo, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Only be found in Christ Jesus. At kapag ito ay malakas, alam nyo, ang taong malakas ay nagpapalakas. Amen. Hindi mo kayang palakasin ng tao kapag ikaw ay nanghihina. Kaya kinakailangan tayo pong mga nasa biyaya ay laging malakas. Malakas sa espiritual, malusog, laging gwapo, laging maganda. Amen? Walang nag-amen, walang maganda rito. Ikaw naman ngayon ang magbabahagi. Ang sabi rito sa verse 2, and the instruction which you have heard from me along with many witnesses, okay? Yung mga bagay na narinig natin ngayon kay Kristo na ipinangaral ni Pablo, transmit and entrust. So kailangan naman natin ngayon ibahagi, i-disciple ang iba na lumalim dito. Kaya dapat dito lahat merong disciple. Kahit isa lang yung disciple mo. Isa lang yung tinuturuan mo. Pero kung magagawa mong dalawa, much better. Anong isa-share mo sa kanya? E di yung be strong in grace. E how to be strong in grace? E di it's all about Jesus. E ano ba yung it's all about Jesus? Jesus is the Savior. Jesus is the forgiveness of sin. Jesus is your righteousness. Jesus is your provision. Jesus is your is the answer of all your problem. Eh ano pa, pastor, hindi mo ba alam, hindi pa ako nagkaka-girlfriend. Jesus is your boyfriend. Amen. Jesus is your girlfriend. Hindi siya babae, ha? Boyfriend lang. Amen. Ibig sabihin, He is your friend. Na hindi ka niya iiwanan. Glory to God. Eh pastor, may sakit ako. Jesus is your healer. So, yun ang i-disciple natin sa kanila. Eh, pastor, walang nagmamahal sa akin, kaya nga po, kilungkot na lungkot na. The Father in heaven loves you so much. Eh, pastor, wala akong kasama, walang kumakampi sa akin. The Holy Spirit is with you all the time. At yan po ang ipinaabot ng ating Panginoong Kristo bago po siya umakyat sa langit. Sabi niya, go, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano ibig sabihin nun? Baptism, baptizo, to immerse. Immersing them in knowing the name. The name, the personality. The name, the who the Father is.
and the Father loves them. Then the Son, Jesus Christ, loves them. The Holy Spirit is with them. He is personally ministering to them. And the present presence of the Holy Spirit is the present presence of the Father and Jesus Christ unto them. At ang sabi ng Biblia, you become the temple of the Holy Spirit. The Holy Spirit is with you. He will go along with you all the time, wherever you are, saan ka man magpunta. Ibig sabihin, if the present presence of the Holy Spirit is the present presence of the Father and the Son, Jesus Christ, meaning the Father who loves you so much will go along with you saan ka man magpunta. Kahit nag-iisa ka, may kasama ka. And you must know that. So every Christian must be discipled in this truth. At kapag ikay pinaniwalaan mo na ang Ama ay sumasama sa iyo, ang anak ay kasakasama ka, and the Father or the Son, your King, your Lord, He is always with you and He wants to direct your life, drive you into a place of prosperity, into a place of plenty, because He is your shepherd. Dadalhin ka niya ngayon sa mainam na pastulan. Ibig sabihin, kapag pinaniwalaan mo ang lahat ng ito, hindi ka magiging malungkot, bagkus magiging masaya ang buong buhay mo hanggang sa huling hininga mo at hanggang sa ikaw ay umuwi kay Lord. You are smiling every day. So ano pong i-disciple natin? Ang buhayin ang katotohanan ito sa puso ng mga tao araw-araw upang lang sa ganon sila ay makapaglingkod at masabi nila ang buhay kay Jesus ay paganda ng paganda. Sa totoo lang, kapag ang salita ng Diyos ay buhay sa puso natin at ang mga discipler ay laging binubuhay sa puso ng mga disciple, ang salita ng biyaya, ang mga pangako ng Diyos, lahat ay masaya, lahat ay strong. At dahil lahat ay strong, strong na ibahagi ang mabuting balita at walang Kristiyanong lupaybay. Oh, I tell you, many people are seeking something, solution of their problem sa mundong ito, pero hindi nila naunawaan ang sabi ng Panginoon, I am the door, I am the way, I am the bread from heaven, I am, says the Lord. At ang sabi niya, my name is Yahweh, na yung ibig sabihin is I am who I am your present needs, I am the one who go along with you. At yan po ang pangalan ng Diyos, I am who I am, Yahweh, the one who provides for all your needs, the one who loves you. So ang pagdi-disciple ay ipakilala sa taong ito na dinidisciple mo kung sino ang Ama, kung sino ang Anak, kung sino ang Espiritu Santo, at maunawaan niya na siya'y mahal na mahal at hindi siya pababayaan. At kapag itong ipinapaabot mo'y naging buhay sa puso niya, siya'y magiging masigla all the days of his or her life. At yan ang sabi ni Pablo, be strong. You need to be strong in the grace. Alam mo kung bakit maraming nanghihina? Kapag inalis mo ang tingin mo sa biyaya at tumingin ka sa pangangailangan mo, lulubog ka. Parang si Pedro, he wants to walk in waters. Nung siya nakatingin sa Panginoon, siya'y lumakad. Miracles happen. So this is the revelation. When you look on, behold on to Jesus, miracles is going to happen in your life. Alam niyo, ito po napansin ko, kapag ang consciousness mo ay na kay Kristo, ang consciousness mo ay yung buhay na sinasabi niya, ang consciousness ng isipan mo ay yung mga pangako niya, lahat ng sinabi niya mangyayari sa iyo. Pero kung ang consciousness mo ay inagaw ng sirkumstansya, inagaw ng mga problema, and you gonna took away your focus from Jesus and you put your focus on your problem, lulubog ka. Pero ito po ang maganda, kahit ikaw ay lulubog, when you say the name Jesus, and then the help will come and He will save you, because the name Jesus is Savior. Save me, Lord.
Wow. Kaya ngayong merong mga may sakit at karamdaman, just shout it out the name Jesus, meaning you are my healer. Thank you, Jesus. Alam nyo, ito lang ang sabihin natin. Kung hindi kayo marunong manalangin, tuturuan ko kayo ng pinakamaiksi at pinakamakapangyarihan at pinaka-effective na panalangin. If you don't know how to pray, just say every day when you wake up and when you knelt down or wherever you are, kahit naglalakad ka, papunta ka sa palengke, papunta ka sa bukid, nasa eroplano ka, nasa sakyan ka, nagda-drive ka, ano man ang ginagawa mo, you want to learn the shortest and yet the most powerful prayer, just speak the name Jesus. And sabihin mo, thank you, Jesus. Naisip mo yung problema mo sa asawa mo, parang dinadaya ka, nakakita siya ng mas pangit sa'yo, sabihin mo, thank you, Jesus. Amen. Ay, birihin mo, nakakita siya ng mas pangit sa'yo, thank you, Jesus. Ibig sabihin nun, solve na ang problema mo. Amen. Thank you, Jesus. Siya, ikaw ang nag-solve ng problema ko. Naisip mo yung sakit at karamdaman mo, sinabi ng doktor, tatlong araw ka na lang o tatlong buwan ka na lang, sabi mo, thank you, Jesus. Meaning, ibig sabihin, pinagpapasalamat mo, thank you, Jesus, you are my healer. Thank you, Jesus, by your stripes, by your wounds, I am healed. Thank you, Jesus, nothing is too hard for you. Amen? Actually, wala nang doktor na nagtataling ngayon ng buhay. Sabagat minsan, yung isang doktor, tinaningan niya yung isang tao, sabi niya, tatlong buwan na lang ang buhay mo. Nagalit siya, sinaksak niya yung doktor, namatay yung doktor. So yung doktor ang namatay on the spot. Eh syempre, hinuli siya ng pulis. Tinaningan ngayon siya ng judge. Sabi ng judge, sabi niya, makukulong ka 30 taon. O sabi niya, eto maganda, 30 taon pa akong mabubuhay. Sabi niya ganun. So ibig sabihin, mabuti pa yung judge, binigyan siya ng 30 taon na mabubuhay. Kaya ngayon, wala nang doktor na nagtataning. Amen? Pero dito kay Jesus, glory to God, you have eternal life! Kung may taning sa iyo ang doktor, may taning sa iyo ang usgado, may taning sa iyo ang tao, si Kristo, ang taning niya sa iyo ay eternal life, eternal blessing, eternal peace, eternal joy. So come to Jesus. And this is what Apostle Paul want to testify to all the world. And this is also the very mission of every believer worshiping God in this group. And we will experience ever-increasing life. Adyan po ang itinatransmit natin sa lahat ng nagikinig. Hallelujah. You know, you have to preach the word. Sabi ni Pablo kay Timoteo, preach the word. Amen. Who's that word? Jesus. Preach Jesus. Could you imagine, ha? Nung sinusulat ni Pablo ito, na nasa kulungan siya dun sa Roma, siya po'y bibitayin na. Bibitayin na lamang siya, wala pa rin ibang nasa isip at puso niya, kundi ang maibahagi, ang mabuting balita. Ang maibahagi si Kristo. E siguro dito sa inyo, kapag bibitayin na o kaya tinaningan ng doktor tatlong linggo ka na lang, siguro ang nasa isip niya yung baka, yung kalabaw, yung isip niya, yung iiwanan niya dito, yung anak ka, o si Tutoy, kailangan makapag-aral yan, o yung lahat ng mga ATM ko, ito ang password. Yung nasa isipan nila. Pero ito pong nasa isipan ni Pablo. Bibitayin na lang siya. Sabi niya, before God and Jesus Christ, I give you a command. And what's that command? Christ Jesus is the one who will judge all people. Ibig sabihin, ipinapaabot ni Pablo kay Timoteo na anuman ang mangyari, Christ will come to be a judge. Christ will come and He is a living King judging all people. Living and those who have died. Mga patay o mga buhay, darating ang araw
that the Lord Jesus Christ will judge everyone. At ang sabi niya, He's coming again. So ina-assure ni Pablo sa puso ni Timoteo, Christ will come again. There are lots of opposition even nowadays. Hindi na raw darating si Jesus, dumating na raw na matagal. Sabagat naghahari na raw sa puso mo. Yes, naghahari na siya sa puso natin spiritually, but He will come face to face and He will rule and reign in this world literally. And I do believe that the maging center ng mundo ay ang Jerusalem and Israel. Praise God. Anong sabi niya? So, I give you this command. Ano yung command? Here in 2 Timothy 4:2, herald and preach the word. Ibahagi mo. Ipaduyak-yak mo. Kunanang kalagid yung Ilocano. Amen. You have to go, preach, share. What are we good? Are we to share? The word. Again, that word is Jesus, because in the beginning was the word, and the word was with God, and the word was God, and the word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. So preach Jesus! Kita nyo, walang ibang gustong may pahayag sa buong mundo kundi si Jesus. Kaya nga po, kapag palakpangan nyo si Jesus, grabe, dapat give the best clap offering to Him. Alam nyo, na-picture lang sa mind ko. Kasi ang sabi po ng mga anghel sa mga alagad nung papaakyat si Lord. Diba sabi niya, mapipicture niyo ba sa mind niyo na si Jesus papaakyat siyang ganon? At nakataas, nakaganito yung kamay niya, sabi niya sa mga alagad, humayo kayo, papunta kayo sa lahat ng mga bansa ng mundo. Ibahayag ninyo ang mabuting balita. Ang kanilang mga kasalanan ay bayad na. Bukas na ang langit para sa kanila. So this is the good news. Tell them that I love them. So habang sila po ay nakatingin sa Panginoon, papataas siya ng papataas. At nakatingin sila sa kanya hanggang sa nawala siya sa ulap at hindi na nila makita. At habang sila nakatingin ganoon, merong dumating na mga anghel. Sabi ng mga anghel, mga taga-Galilea, anong tinitingnan ninyo? Kasi nakatingin sila sa taas, nawala na yung kanilang Panginoon. Anong sabi ng mga anghel? In the book of Acts, mababasa ninyo, kung paano yun siya nakitang umakyat, ay makikita nyo siyang babalik. And nailarawan sa isipan ko, and I do believe, makikita ko ang pagbabalik ng Panginoon. I do believe that this generation is the one who can see literally eyes to eyes the coming of Jesus. And you have to pray for that, Lord. I want to see Jesus coming down. I want to see it in my eyes. That Jesus will come from the clouds, coming down. To the name of Jesus. Why I say this? Because I believe this is the last generation. Kaya ang palad nyo, young people, ang palad nyo. Ang palad nyo, kayo na henerasyon ngayon. Makikita nyo ang pagbabalik ng Panginoon with your literal eyes. I don't know what you're feeling on that time. But hindi mo na kinakailangang hintayin pa. Ngayon pa lang dapat excited ka na. Araw-araw. At kapag dumating siya, praise God, I don't know what's your reaction. But siguro nakataas ang kamay mo, Lord. Hallelujah! Praise the name!
coming down. Oh, praise the name of the Lord. Jesus. So that's what are we to pitch on? Sabi niya, keep your sense of urgency. Kaya dapat meron tayong urgency. Why we need an urgency? Parang word na emergency. Alam niyo yung word na emergency? Kinakailangan walang sayangin na sandali, oras, sapagkat yung pasyente ay naghihingalo. Baka malate ka lamang ng 3 segundo at hindi na agapan, ay po pwede niyang ikamatay. That is the word emergency. Kaya po emergency. Nasa ambulance, papunta dun sa emergency, nagmamadali. Na walang po pwedeng sumagabal o humarang sa kanya. That is the word be or keep your sense of urgency in sharing the word. Why? Sapagkat maraming taong nalalagutan ng hininga na walang buhay, walang Kristo sa kanila. At huwag na nating hayaang madagdagan pa. Every day, you must have that spirit of urgency to preach the word, to preach Jesus, to share Jesus to everyone. Kasi yung sayangin mo yung oras mo sa chismisan, sayangin mo ang oras mo sa pagbabalita ng mga walang kabuluhan at paninira sa kapwa mo, paninira sa ibang tao, o di kaya magiging topic mo yung buhay ng kapitbahay mo na buntis na naman o may nakautang na naman. Eh, anong pakialam mo dun? Wala tayong pakialam na lang pakialam natin. Si Kristo dapat maging buhay nila, matanggap nila, upang nang sa ganun, magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. This is the mission and the passion alive, very strong desire in our heart. Keep your sense of urgency. Stand by and be at hand and ready. Whether the opportunity seems to be favorable or unfavorable, the same version sabi, whether you have to preach the word of God in season or out of season. Taglamig man yan, taginik man yan, tagharvest man yan, taggutom man yan. Anumang season ng buhay mo. What people need is Jesus. So you must to preach Jesus to them. And I pray that everyone here may have the magkaroon ng revolution. Hanggang sa huling hininga natin. Whether it is inconvenient or convenient. Whether it is welcome or unwelcome. Huwag mo nang hintayin na welcome ka sa tao bago mo sila sharean. Even though you are not welcome, share the word of God to them. Eh, Pastor, pinagsasarahan niya ako ng pinto eh. Para hindi kanya masarahan ng pinto, i-share mo sa Facebook niya, mababasa niya yan. Amen? Eh di para hindi niya makita, i-unfriend ka niya. Pero hindi kayo may unfriend. Alam mo kung bakit? Kasi ikaw na lang ang hindi niya nauutangan. Ikaw na lang ang pag-asa niya. Amen. Hindi ka niya i-unfriend nun. Praise God. So, sabi niya, dito, convince them. Rebuke and correcting, warning and urging and encouraging them. Being unflagging. Pag sinabing unflagging is tireless. Don't get weak. Huwag kang manghina. Kasi minsan, madali tayong panghinaan ng loob kapag yung sinesheran natin, nakala mo, antigas nito, yung kanyang itsura pa lang, yung kanyang palang mga kutis sa kanyang mukha, talagang matigas na to. Parang ano eh. Parang adobe. Siguro ganyan din ang puso niya. Don't judge the book by its cover. Don't judge the book by its face. Kahit gaano katigas ang mukha niyan, kapag salita ng Diyos ang dumapo diyan, lalambot na parang mamunyan. Walang matigas na puso at walang trungkong tao kapag siya'y tinamaan ng salita ng Diyos. Baka nga yung sinasabi mo na parang hindi magbabago sapagkat napakasama ugali niya, mukha pa lamang niya. Tinan mo, yung palang kilay niya, pataas na. Nakakatakot na. Alam mo, pag sinera mo ng word of God yan, bababa ang kilay niyan, magiging pastor pa yan. Amen? Yes. Amen. Alam nyo, kayong mga nanay na nandito, sana ang prayer nyo ganito, magkakaroon bago, kung hindi ko man makita si Lord na mukha ang darating, ay lilisan ako sa mundong ito, meron akong nashera na naging pastor at gusto ko makita kung nagpipreach siya. Amen? Oh, that must be your heart. Gagastusan ko to, ipipinance ko to, pag-aaralin ko ito.
Kung wala siyang Bible, bibilihan ko ng Bible to. Kung wala kang pambili, humingi ka dito ng Biblia, ibibigyan ka namin kayo. Amen? Praise God. Eh, no, tireless. Don't get weak and inexhaustible. Ibig sabihin, hindi ka mapapagod. At meron kang pasyensya, patience in teaching. Wow, praise God. Bakit patience in teaching? Hindi lahat ng sinisheran mo ay umaayon sa'yo. Well, kung pera yung binibigay mo, gusto ka niyan. Pero bago mo bigyan ng pera yan, share mo si Jesus sa kanya. At pag na-share mo na si Jesus, naniwala na siya, sabi niya, naniniwala ka ba ni Jesus ay namatay para sa'yo at kaya niyang i-provide ang lahat ng bagay? Bago kita bigyan ng pera? Opo. Naniniwala ka ba na si Jesus ay kaya niyang ikaw bigyan ng pera? Opo. Solve ang problema mo. Hindi mo na siya bibigyan ngayon. Doon, manalangin kayo ngayon. Lord, siya'y naniniwala, nabibigyan mo siya, kaya ngayon i-provide ang pangangailangan mo. Salamat po mula ngayon. Sa'yo na siya lalapit in Jesus' name. Amen. So lumapit ka kay Jesus. Ligtas ka. Amen. Alam niyo, kinakailangan maipaunawa natin sa tao ang katotohanan ito. Well, in our mission, there might be an opposition. Yes, literal, merong mga opposition, tama? Merong trials, merong difficulty, but you can stay strong. Saan tayo magiging strong? Katulad-uli ng sinabi po ni Pablo in 2 Timothy chapter 4, be strong in grace. Who's that grace? Jesus. Preach the word. Who's that word? Jesus. So wala pa talaga tayong pupuntahan kundi si Jesus lahat. And sabi ni Pablo, muli, continuation ito ng kanyang preaching dun sa Epeso. Bago po siya umalis. Actually, nagkaroon ng iyakan dyan eh. Nung binasa ko nga po dun sa part na yan, sabi niya, hindi ko na kayong makikitang muli. Aalis na po ako. Nag-iiyakan yung mga mananampalataya sa Epeso. Ako naman na nagbabasa, tumutulo din luha ko. Hindi na nila makita si Pablo. Kasi nga, pupunta na uli si Pablo sa ibang mission pa. Kasi nga, si Pablo, hanggat buhay siya at meron siyang pagkakataon, actually nga, kahit nasa kulungan, he's preaching the grace of God. He's preaching grace. Anong sabi niya? Now, I am putting you in God's care. Tapos na yung pagbabahagi ko sa inyo ng mabuting balita, ibinibigay ko sa inyo, ibinibigay ko kayo sa pag-iingat ng Diyos. I'm putting you in God's care. I am depending on the message about His grace to make you strong. Bakit payapa, panatag ang puso ni Pablo ngayon sa mga taga-Epeso? Sa mga mananampalataya na kanyang iniiwanan? Sabi niya, nakadepende ka ngayon sa mensahe ng biyaya na natanggap ninyo, narinig ninyo sa akin sa loob ng 3 taon. Ibinahagi ko si Kristo, ibinahagi ko ang biyaya, at ibinahagi ko ang banal na Espiritu, sinelyuhan sa puso ninyo. At ako'y naniniwala na ang mensahe ng biyaya ay nag-ugat na sa inyong puso at walang sino mang makakapag-naig o makakatanggal pa sa puso ninyo. At ang sabi niya rito, that message is able to give you the blessing that God gives to all His holy people. Dun sa ibang version, it will build you up. Nagbi-build up. Pag sinabing builded up, patuloy na lumalakas, patuloy na lumalago. Katulad ng isang bodybuilder na kapag nabibuild up ka, hindi lamang lumaki ngayon, kundi patuloy na tumatatag, patuloy na lumalaki. So the message of God's grace will build you up. You are strong today, you are stronger tomorrow. Amen. You are strong tomorrow, you are stronger the other day. Amen. So paano ito mangyari? When you keep yourself listening and you keep yourself strong in the grace of our Lord Jesus Christ. At hindi lang yan, sabi rito, this message is able to give you the blessing. So, kung ang biyaya ng Diyos ay nagbibigay din ng pagpapala, ibig sabihin, wala ka nang hahanapin pa. It is complete. While the message of grace
Jesus Christ is a complete package. Nakita na kayo ng package? Nakatanggap kayo ng package? Pag sinabing package, nando doon, pag binuksan mo, kumpleto. May toothbrush, may toothpaste, may sombrero, may sabon, may noodles. Ano pa? Lahat ng kailangan mo na sa city, nando doon. Well, minsan yung mga nagpapadala ng package sa inyo ay may kulang. Pero kapag si Lord ang nagbigay ng package sa inyo, wala kang kailangan na wala roon. Lahat ay nando doon. It is a complete package. Oh, glory to God. Lord, thank you for sending the package to them in the name of Jesus. Hallelujah. Naniniwala kayo sa package ni Lord? Sabi ng iba, Lord, package. You know what? When you receive Jesus Christ, you receive the package of life. The full package. Because Jesus Christ is the full package. Kakompletuhan, kaganapan para sa lahat ng iyong pangangailangan. Amen. Kaya nga, grabe, no? This message is able to give you the blessings. Wow. Oh, kung ako sa inyo, kung hindi mo pa naunawaan, sabihin mo sa sarili mo, Lord, hindi pwedeng hindi ko ito maintindihan. Why? Tinan mo, ang mensaheng ito, the message of grace is able to give you the blessings. Praise God. Ito po sasabihin ninyo, kapag meron kayong nakikitang mga anak ng Diyos na umuunlad ang pamumuhay dahil sa kanilang paglakad sa biyaya, sabihin mo sa sarili mo, kung anong natanggap nila, natanggap ko rin. Therefore, kung anong nakikita ko sa kanila, makikita ko rin sa buhay ko sapagkat we receive the same package and that package is Jesus Christ. Hallelujah. Okay? So, even though there are troubles, we are strengthened with the message of grace. And also, sabi ni Jesus, John 16:33, I have told you these things so that in me, kanino daw? In Him, in Christ, you may have perfect peace. Sabi nga natin, perfect peace. Perfect. Wow, I like this version in Amplified Classic of the Bible. In me, the Lord Jesus Christ says, you may have perfect peace and confidence. Ayan. Alam niyo, kapag ka-confident ang tao, wala siyang ikinakahiya, wala siyang kinakatakutan, at wala siyang, walang kabah sa kanya. You have no kabah sa sarili mo if you are confident. Halimbawa, nagkakagulo, you have confident. Nagkakaroon ng crisis, you have confident. Kanino raw tayo magkakaroon ng confident? In Him, in Christ. Kanino raw tayo makakatanggap ng kapayapaan, perfect peace? In Him. At yan ang sabi ni Lord, in me, you may have perfect peace. In me, you may have confidence. Kaya nga, kapag ikaw ay nakatanggap ng package at natanggap mo si Kristo na siyang package, you have perfect peace.